So, isa na namang napaka-init na hapon sa inyo mga sir. So, ngayon, magpapalit ako ng Asho Mugs dito sa may Sampaloc, Manila yata to. Basta, Along Manila. So, papakabit ako ng White Mugs o Asho Mugs. Pinagpipilian ko pa yung kung Asho Mugs ba yung kukunin ko o Racing Boy pa rin, Scope 522 na pang Sniper 150. Oo nga, masyado kong stupid. Bakit ko kasi bakit kabit ako ng kabit? Okay lang naman yun kasi gusto ko naman ding matry yung naka big tires, kumbaga. Kaso ang problema kasi doon mga sir, maraming conversion na gagawin. Pero okay lang yun, wala naman din ako magawa eh. Kaya gusto ko rin matry. Saka kaya din magpapalit ako, gusto ko yung stability. Stability ng MC ko. So, totoo lang kasi itong SP522 mo mga sir, nitong Redo 150 Fi, mahirap siya. Nakakatakot, kumbaga. Kasi bakit nakakatakot? Kasi mga sir, yung unahan niya, yung front tires niya, napakagaan. Nakakatakot siya na ipang high speed sa, lalo na kung nasa highway ka. Nakakatakot siya. Yun lang ang naobserbahan ko kasi feeling ko mas lalong gumaan yung MC ko nung nakabit ko tong SP522. O yan. So may review na tayo dun sa ano ko, sa mugs ko na SP522 na ikinabit ko. So yun lang naman ang naging observation ko simula nung nakabit ko yung SP522. Although sa looks, wala naman akong masabi dun. Napakaganda. Napaka-aggressive tignan yung SP522 na mugs. Doon lang sa ano niya, masyadong ano, masyadong gumaan na. Nakatakot na. Nakatry ko kasi yun nung hindi naman ako totally nag high speed. Kumaga sakto ang ano lang, mabilis ang takbo lang nung time na nagmamadali ako. Lalo na kung matsetsempohan yung mga sir, malakas masyado na hangin dyan. Kailangan hawakan mo mabuti talaga yung manobela mo. Hindi mo pwedeng pabayaan na basta hawak mo lang, na saktong ano lang, saktong diin lang. Hindi pwede siya mga sir. So yun, ito tayo mga sir. Kaya nakapag-decide ako na sige, magbi-big tires na ako. O kumbaga yung mugs ng Sniper 150. Although nakadesign siya sa pang Sniper 150, pero yun pa rin ang kukunin ko mga sir. Tsaka in case na maglo long ride ako, at least pang kurbadahan na rin. Hindi naman ako naghahabo sa top speed mga sir. Kumbaga pang chill chill lang. So yun, so papalitan ko na tong mugs ko. So paano mga sir, doon ko lang itutuloy yung vlog ko pag nandun na ako doon sa shop na pupuntahan ko na may available na Asho Mugs. So doon natin malalaman kung anong mapipili ko, kung SP522 ba na pang Sniper 150 o Asho Mugs. Pagpilihan ko na lang doon mga sir. So paano mga sir, hindi na muna ako magpa-vlog kasi tinitipid ko yung battery ng GoPro natin. So sige mga sir.
Alam mo ba, mas maganda naman ito kesa itong rotation nito, pagkasabit mo, baligtad Pops ha. Explain ko lang, ito pag front, ito yung takbo niya pa, front. Oo, yan yung arrow. Ito yung takbo niya. Pag rear mo gamitin, pag ganyan. Kaya pag ganito siya. Meron siyang rotation. O, tignan nyo. Wala ko kailan babanat. Ayan. Pagka sinabi yung cut, cut. Pops ha, mag-grasya tayo kasi para makilo yung ba natin. Oo. Alam ha? Yo. Dapat walang laban ha. Pag may laban, tigil mo. Oh, tiga lang, tiga lang. Okay na yan. Kailangan mong kadina, pre. Ano? Ititi lang naman yung gold. Pani siya eh. Dapat idulo natin, dulo yung adjustment nito. Hindi natin madudulo kasi binak na yung kami mo. Magdadagdag tayo. Plus to. Kung may SSS ka ba dyan, ano, na kapareho lang ng ngipin yan? 39. Ilan ba to? Yung stock? 38. Magkano yan? Kunin mo na lang ng punan. 1.5 mo lang. Para walang kwan. Tapos 200 po po din.
Kukunin ko naman 'to eh. Oh, sige. Pero kung long ride siya na may angkas. Maganda 'yun. Kaya naman. Yan sa akin, tingnan mo 39. Pero okay naman din 'to. Oo, okay. Okay to 39. Ay, hindi 'yung ano, 'yung gulong size ng gulong okay naman. Isang gulong na. Tsaka 'yung oh, pag hindi naman sa side pag ano, sobrang hindi, ano. Hindi sa side pag 39. Tingnan mo lang 'yung ito. Ito lang ito nilalay ko, umayaw na ako sa Three Angel City, madulas. Tapos, tignan mo. Ginit na po niyan. Alright. What? Tolo, wala yung bracket dito. Ako na. At itigap niya. Antay, saan na tawag? Ha? Eh, tagal naman. Tulong naman, tayo. Tulong ang pagkas lang. Sakto yung gagawad. Delay siya. Pag binat ko, okay na. Di kasi, baitos kasi ang bawas yung gagawad. Hindi, yung lock nga. Paano ulit yun? Yung gagawad? Yung lock. Yung gagawad, tinatanggal pa nila. Sugat ko na. Ito, ikaw mo isang kasagad ng bar. Ano, ba't hindi na tumatangin dito? Paps, dikit kasi rito. Ang kwan natin dito, mag-washer ako sa ilalim nito.
dito sa ilalim sa sprocket o para umangat siya konti para litigit. Zero-zero siya eh. Ikaw mo alam, sige, hindi. Ikaw mo. Pag Diablo Russo, mas maliit ang size ng Diablo Russo, no? Sa Michelin. Hmm. Yan kasi Michelin, katumbas ng kanya ni, yung Diablo Russo na 130. Ah. Ano naman muna? Ano? Umpit na. Sige, ikon muna. Kadina. Tama lang ganun jo. Kanina. Oh. Ha? Di pantay kain niya. Di pantay ang kain. Sana kulang ka pa ng washer. Hindi, ito hoga. Tama washer ko. Ito yung adjustment dito. Ito. Ito kasi, ito yung align niya. Yan. Para gitna to. Ang problema natin, nakadikit doon, no? Pag, okay na yan. Dapat. Ang yung problema niya, yung kain na dito, nasa ibabaw. Kuha nga isang kadina, gawin ko nalang maluwang. Maluwang na? Maluwang na kadina, kagaya kay Juan. Alisin mo to. Kuha nga isang kadina ulit. Kasi ito, hindi ko nakuha yung adjustment niya rito eh. Dapat to dulo-dulo. Oo. Sige, ikam. Buksan mo nga ito. Hindi, tanggalin mo ito lock. Okay naman ito, mapakinabangan naman ito. Kunin mo isang kadina doon, tatol. Tanggalin pa ito? Okay na yan. Ikaw mo lang, ikambyo mo. Amin yung lung, no? Kuha ka isang kadina doon, siray mo yung isa. Thank you.
pag ganito, pag ganyan, swak na, yun na lang yun. Ito yung one yun. Mas maganda to. Kaso, maluwag siya. Kaya pwede ba niya nga magpatakbo? Hindi pwede. Kasi kailangan, kahit lagyan mo ng kwento, maluwag pa rin. Ganda sana. Kung yun, pag ganito muna lang. Yun. Hindi problema. Ito kung ngayon kanyan dito sa dulo niya, oh. Mata, sige, dito kasi. Hindi masigit sa tambangan. Dito lang yung guide niya, oh. Yan dapat. Tawa ka mo ito. Sige nga. Ano nga ulit niya, Adyo? Yan yung sukat niyang ito. Pag kinat ko, yan na yung sukat niyan. Ito, kapag inatak natin dito, ang kain ng sprocket, dito sa ibabaw, yun ang tutunog. Yung guide nun, kay putol kasi, nagputulan dun eh, nag-render sa ilalim. Okay na yan, off. Ito yung suka niya, kaso, yan o, may tunog-tunog yun. Yung grocery ito. Ha? Yung washer na lang. Hindi pwede yan. Hindi bukain to. Pag lagyan mo ng washer dito, ito lang bubuka, hindi bubuka doon. Akin nga yung kanya yung kanya pre, yung ito. Yan mo, Pops, ang luwang ng space niyan. Hmm. Yun nga. Pero nung pinandar ko kanina, kung siya kaso, nakairat naman yung... Yung kain ng kaden ng ito. Tinanggal ko na ito, Pops, ha? Kasi hindi na kailangan ito. Hindi na kailangan yan. Yan talaga, ginawa na rin yun kasi para may adjust sana. Pero hindi pa rin. Ipit, ha? Kaya stock swing arm talaga the best niya. Kahit kasi siya, Pops, ang inaalawad ko lang dito is a 110. Kasi kapag nag-120 ka, sasabit siya rito. Oo. Pero may paraan naman, Pops, tabasin mo to. Kaso pang ilang tignan. Uh-huh. Gaya ng isang ginawa namin, tinabas namin dito. Ito lang naman tabas mo eh. Kaso nga lang, babawas ang babawas ka. Hindi mo na makikita yan. Kaso lang, pangitignan kasi, Pops. Uh-huh. Pero pwede kang mag-big tire, 100 o 110 lang. 110 pero magiging, lang siya magiging low profile siya. Ito naman swing arm sa pan natin is 130 ang pan nito, ang max nito, pero nakalagay sa ngayon is 120. Maluwag kasi ito eh. Hmm. Kumpara rito, ito yung pan niyo. Tingnan mo yung space niya. Dito sa gilid niya din. Ito talaga. Oo, ito. Ito. Sige. Okay. 110 lang to, low profile. Pero meron din yung ganito pa, 110 lang. Pero hindi ako nagkabit. So pwede siya pero 110. 110 pero low profile siya. Okay. Ito problema, wala pang isang oras. Tapos na. Oo. Oh. Okay na, Jo. Mumbadyo. Tignan mo na, ganda, oh. Yan. Yan lang talaga. Hindi tigil.
Walang agad, eh, ikutin ko ah. Hindi na malalim. Tulad kanina. Ayan, okay. Ay, kung yung lalim, adjust lang to dito sa ano, kung makagat na siya. Adjust mo oh. Ano niya to, layo pala niya na malalim. Hindi ako buhay yung okay. Premium yan. Tingnan natin kung ano yung ibay tayo. Okay, hindi ko na. Lagyan natin. Adjust ko lang yan. Adjust. Ano naman? Bita, bita ko Day 2. So ito na nga pala mga sir, yung continuation ng vlog ko dun sa pagkabit nitong Asho Mags. So far naman halos 1 week ago na siguro simula nung nakakabit tong Asho Mags. Wala pa naman ako na encounter na problema, although yung dito lang sa harapan. Nag-testing kasi ako mga sir ng sudden brake. May nararanasan lang ako ng konting vibrate pagka ano na masyado ng madiin sa pag-brake ng harapan. Then, kita nyo naman mga sir, oh, pulido yung pagkakagawa nila Pops Chris Manzano. So ayan, kita nyo naman oh, yung front tire natin gitnang gitna. So yun pa lang naman yung ano ko, yung review ko o yung problema ko dun sa front brake. Although sinabihan naman ako na ibalik ko na lang sa kanila para ma-check yung parang sumasayad na yon pagka nagsasudden brake. Then sa rear tire naman, wala rin naman ako naging problema. Ang sarap na siyang i-banking. Yeah. Yan oh. Na free wheel. Ganda. Tapos binalik sa stock yung swing arm ko mga sir. Gawa ng ang Racing Boy swing arm mga sir, masyadong makipot pagdating dito banda sa may shock. Kung nakikita nyo, sana makita nyo ba. So yun lang naman, kaya ako siya binalik ng stock. Then may mga panibagong plano kasi ako dito sa Red 155. Although may mga Racing Boy parts pa rin naman ako. So abangan nyo yung mga mababago dito sa Red 155 na to. So ano pa ba? So yun lang naman siguro. Pwede naman yung swing arm ng Racing Boy. Kaso nga lang mga sir, mag-110 kayo na tires, 110-90 yata. Kaso magiging low profile siya. So anong ibig sabihin ng low profile mga sir? Medyo manipis yung gulong, pero naka-wide siya. So para sa akin napaka-corny tignan. Then kung magsa-stock swing arm kayo mga sir, yun na yung pinakasagad niya. Medyo sa side lang ng konti dun sa kapaludo niya sa may shock. Pero okay lang naman, gapapil lang naman. Pero ito mga sir, gapapil talaga to oh, kung makikita nyo. Pero washer lang naman yan dito mga sir, ang ikakabit dito. Kaya okay lang yan. So ano pa ba? Wala naman na akong ano, nakalimutan siguro ano. So yun lang naman nagawa. So teka, layo-layo na tayo ng konti. Uwi na rin ako. So ikwento ko pa yung mga pinagagawa dito sa Raid 155 ko, kung paano nila naikabit.
Then napansin niyo sa vlog ko mga sir, inabot ng halos 8 hours mahigit sa pagkakabit lang nito tong Asho Mags. Kaya siya umabot ng ganung oras mga sir. Bakit nga ba? Umpisa natin sa racing voicing arm nung kinabit yung rear tires. Kinabit yung rear tires, okay siya. May free wheel naman yung rear wheel dun sa racing boy swing arm. Kaso mga sir, ang problema, sumasayad yung gulong sa pagitan ng kaliwa tsaka dun sa kanan ng swing arm. Isa may pakipot niya yung papuntang ano, yung papunta dun sa shock. Yan. Diyan siya medyo ano mga sir, diyan siya sumasayad. Tapos yung ano naman mga sir, yung chain cover na racing boy sumasabit din. Tapos pa-freewheelin ulit, iba naman ang kain ng ano ng kadena mga sir. Maririnig niyo naman na iba ang kain ng kadena. Anong ibig sabihin ng ibang kain? Yung parang may tunog siya pag pini-freewheel o pinaiikot yung rear wheel natin mga sir. So ayun yung naging issue. Trinay ni Pops Chris na iremedyo. Nilagyan niya ng mga spacer dun sa sprocket para umiba lang yung kain niya mga sir. Pero ganun pa rin talaga mga sir. Nag-improve naman ng konti, pero sumasayad naman dun sa chain cover ng racing boy. So ano pa ba? So ayun lang naman siguro. Then sa nagastos ko mga sir, umabot ako ng 21,500 dun sa Asho Mags. Kasi syempre palit gulong, palit mags, tapos nagpakabit ako ng modified steel disc. Yan. So ano pa ba? Tapos bumili na rin ako ng sprocket combination kasi yung stock sprocket medyo bitin dun sa kailangan nilang sprocket mga sir, o yung haba kasi requirement nila kailangan may sasagad yung adjuster dun sa swing arm, kailangan sagad yun, then dun sila babawi sa alignment. So ganun yung nakita kong ginawa nila. So pasensya na Pops Chris kung yung mga technique nyo medyo naibunyag ko na. Pero sa mga diskarte mga Pops, hindi ko na masyadong pinakita kasi maraming ano na nanggagaya daw sa kanila sa conversion nila, tulad ng conversion kit nila ginaya raw. So hindi ko na pinakita sa video mga sir. So ano pa ba? So 21,000, hindi ko na siguro kailangan isa-isahin yung mga nagastos ko, basta yun na yung kabuuan mga sir. Kasama na lahat-lahat, pati yung conversion kit na tinatawag nila na 4,000 mahigit. So ilagay ko na lang yung price siguro. Pero hindi to eksakto mga sir yung price niya. So titignan natin mga sir. Tignan ko lang basta yung kabuuan mga sir, 21,500. Tapos shoutout pala diyan kay Pops Chris kasi binenta niya ng palugi yung brand new niya na SSS sprocket. Sprocket set. So shoutout sa iyo Pops kasi binigay niya sa akin ng 1.5 yata, 1.4. Kasi sabi ko medyo na short na ako kasi sa totoo niyan mga Pops, ang budget ko lang talaga is 18,000. Then umabot na sa ganun. Kasi gawa nung ang nagpamahal yung modified na steel disc o yung rotor disc. Yun kasi yung pinalitan ko kasi mas maporma kasi siya kaysa dun sa RZ na steel disc mga sir. So ano pa ba? Then yung sa plano ko dito sa Radio 150 FI ko mga sir, napag-isip-isip ko rin kasi masyado ng common yung high concept kumbaga. So ako naman medyo sasalungat, hindi ako magta-tie concept tsaka slash racing boy concept, hindi na masyado. Although may mga parts pa rin ako na racing boy mga sir, pero hindi na talaga siya fully racing boy parts. So gagawin ko siyang
big bike concept. So ayun na nga, so may ano na kayo, may hint na kayo kasi syempre nagpalit na ako ng big tires. So may mga kasunod pa syempre, mga pangdiinan na parts. Pero syempre ilang linggong OT yan para mabuo natin yung concept natin. So abang-abang lang mga sir. So medyo mabibitin na at madidelay na yung upload natin. Siyempre, kailangan natin pagtrabahuin para makaipon tayo ng pang parts. Pag sinabi kasing big bike concept pa nga sir, ano yan? Lahat ng parts na ikakabit dito sa Radio 150 Fi natin, convert, galing siya sa mga big bike na parts o big bike na motorcycle. Tapos, i-convert lang, tapos ikakabit dito sa Radio 150 Fi natin. So, ganun ang ano niya, suma total niya. So, ayun na yung mga plano ko. So, ibinunyag ko na kaagad sa inyo mga sir. Hindi ko na, hindi na ako kailangang mag dami pang pakulo o drama. So, ayun na siguro mga sir. Wala na akong, siguro hanggang dito na lang yung vlog ko mga sir, para sa inyo. So, kita kit sa next vlog mga sir. So, alam sina, ride safe.